Wow, ayun! Nakikita niyo ba? Oo. Hello everyone! Welcome back to another vlog. For today's video, I will do another unboxing and review video nitong nabili kong air humidifier from Shopee. And yes po, isa ako sa mga lilalang na natukso sa Shopee 11/11 sale. So hindi ko napatatagalin pa, start ko na yung unboxing. Pakita ko lang sa inyo, ganito ko na-receive yung product. Nakabalot lang siya sa bubble wrap, pero mukha namang okay yung box sa loob, wala siyang yupi-yupi at saka sira. So ayan, gagamit lang ako ng cutter. Buksan natin. Ayan siya. Ganito yung itsura ng box. By the way, nabili ko pala siya sa CC Store. I'm not sure kung tama yung pagkaka-pronounce ko sa kanya, pero ilalagay ko na lang yung link sa description box below. And ngayon naman, tingnan na natin yung item na nasa loob ng box. Okay, ayan. Naka-bubble wrap din siya sa loob. Ayan. Ganito siya kalaki. Tapos ito yung pinakang cover niya sa taas. Tapos may in-order din akong dalawang essential oil, which is itong lemon at saka sakura. Hindi ko pa sure kung magugustuhan ko yung amoy niya, so let's see later kung okay ba siya. So mga sis, comment down below kung ano yung paborito nyong scent para sa inyong mga humidifier. Ngayon naman, open na natin itong humidifier. Ayan, kabalot din siya sa bubble wrap. Ayan, mga sis, balot na balot siya. Ang in-order kong color is ito, color white. Wow! So, eto siya mga sis. Ganito siya kalaki. And ngayon naman, itatry natin kung okay siya. Pero bago ang lahat, basahin muna natin yung instructions kung meron ba dito kung paano siya nag-work. Instructions. Two thousand years later. Hindi ko makita kung
San yung instructions niya? Ayan mga sis, ito yung instructions pero parang wala akong mabasa dito kung paano siya gamitin. So, dito na lang, tingnan na lang natin yung item. Okay. Hindi ko sure kung gano'ng karaming water yung kailangan kong ilagay. What? Pero ang nakalagay dito sa manual, ang capacity niya is 1.6 to 1.8 liters ng water. Ayan. So, bali dito ilalagay yung tubig niya. And meron ako ditong water. Ayan. Okay na siguro muna yung ganun karami. And then, lalagyan naman natin siya nitong oil. Okay, bago natin siya gamitin, pipili muna ako ng essential oil. Check natin kung ano mas mabango, kung ito bang sakura or itong lemon. Ito yung sakura. And itong mga essential oil is mabibili sa kanila for 68 pesos. Diba napakamura mga sis? Ayan, bilhin natin siya. Okay, mabango siya. Ayoko kasi nung scent na masyadong matapang. Maganda yung medyo mild lang ang amoy para hindi nakakahilo. And lemon. Mabango din siya. Itong lemon parang medyo may, parang energetic yung amoy niya. So, unahin kong itry itong lemon. Ayan. I think dito ko sama yung oil, di ba? I'm not sure, pero ayan. Natin siya ng oil. Konti lang yung nalagay ko na tubig. Ayan mga sis, nakikita nyo ba? Half lang. Pero I think pwede siyang punuin kasi sabi, kaya nitong tumakbo for 8 hours. So matagal maubos yung tubig niya kasi malaki siya. Okay. Ngayon, buhayin na natin siya. This is it. Sana gumagana siya. Wow, ayun. Nakikita niyo ba? Bango. Tapos umiilaw din pala siya mga sis. Ayan, nagpapalit-palit yung color niya. Nakikita niyo ba? Masyadong maliwanag. Try natin patayin yung ilaw. Ayan, ganito yung itsura niya mga sis. Oh, umiilaw siya. Kaya nagpapalit-palit siya ng color. Ayan. White. Red. Tapos meron ditong button. Pwede nyong patayin yung ilaw pag ayaw nyo. And then press nyo lang ulit para umilaw siya ulit. And meron siya ditong control kung gusto nyong pahinain at saka palakasin. So, eto, mahina lang siya. Naset ko siya sa pinakamahina. Yan. Ganyan yung pinakamahina niya. And then, tingnan natin pag pinalakasan ko siya. Okay, ayan. Lumalakas na. Kita nyo ba? Yan. Todo na siya. Okay. So that's it mga sis. I hope you enjoyed watching my video. Please comment down below if you have any suggestions for my next vlog. And kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell down below for updates on my new upload. Thank you for watching!